What's up mga lads? So welcome back sa ating channel. Walang ba kundi dito sa Mistake Gaming, kung saan mga ngalikot, mga ngalgal at mga patay ng mga free to play at syempre play to earn a game na. So balik na tayo dito sa Mir 4. Pero syempre bago tayo magsimula, ay huwag nyo kalimutan pindutin yung pulang button sa baba, yung subscription button, at syempre pindutin nyo na rin yung notification bell para di nyo mamiss kung saan games pa tayo magagala. So balik na tayo dito sa Mir 4, kung saan meron na namang maintenance mamaya, no? Yan, kung makikita nyo is merong maintenance ng 8 April 16th, at dyan na rin pinakita rin yung tatlong major events na merong gagawin. So ngayon is pakita muna natin yung pinaka maintenance, which is ito. So para makita natin yung laman. So ayan, sinabi dito na ang laman is bagong field sa Mirage, which is yung Layer 3 World 2, Layer 3 World 5. So yan yung mga ano dyan, yung bagong sub main field. Tapos lumabas na yung Codex Collection or Collection Codex. So, ito yung mga parang bagong codex, no? So, a new Collection Codex ranking system based on the completion of Collection Codex will provide additional buffs based on your ranking. Tapos yung isa dyan is yung collectible item is yung Magical Soul Orb, no? So, pwede na i-codex yung mga Magical Soul Orb. Yung bang ibig sabihin yan? So, di pa natin sure. So, pero na-implement na to sa Korea, no? Tapos yung sunod is yung tatlong event, which is yung New Spring Scent event, tapos yung Legendary Magic Stone event, at yung Legendary, New Appearance, no? So yung bagong appearance. So tingnan na natin. So yung New Appearance is pinakita na sa Mir 4 Korea. So which is yung bagong weapon, no? Bagong weapon costume, yun yung tinutukoy dun, which is kailan, ba't hindi ka nagko-convert into English? Okay, Hangul English. Okay, so pag tinignan mo yan dito, ito yung sa patch notes mismo is wait lang ah, yung last ano yan, last hindi ito eh, April 11 ba yun yung pinakita na weapon? Ito ba yun? So, hindi ito yung kasunod pa. Ayan. Ito. So, ito yung mga bagong costume, which is yung Super Sentai o Pyogok Sentai weapon, which is yan, yung mga laser sword. No, laser sword, laser staff, laser short sword. So, great sword pa nga pala yung isa. Tapos, laser spear, arbalist laser, tsaka tong ito. No, yung parang laser na ano. No, so, yan yung bagong appearance. Tapos, syempre, yung sunod na yung tatlong major event, no? Or tatlo nga ba 'yon? Itong login event, scent, tsaka dream, tama, Dreamy Fly Jelly, tsaka yung Legendary Stone. So, 'yun lang naman siya. Tapos ang kasunod is ito. Ito yung kanyang event, which is itong Warm Spring, tapos itong Dream Fly Jelly Bean. So, loot na naman 'yan. So, tingnan muna natin yung 14 days check-in. So, 'yan. So, ito yung you can earn 14 per special item during 14 days during event login, no? So ito yung mga days, so TE equip, parang iniba nila pagkakaayos ngayon, ah. So ito yung 14 days na login, no? TE equipment box, Sarmati TE, tapos glittering box na tatlo, another Sarmati, tapos Dragon Claw ticket na 100, Azurium tatlo, so yun yung gusto natin, Legendary Spirit Stone Summon ticket, yung ticket na pang summon. So, Epic Blue Dragon Statue, 30, Wugogis TE, tapos Life Essence Box, tapos Wugogis TE ulit, Wugogis TE, no, tatlo, so tiglimang TE, both, tapos Dragon Eye 100 ticket, External Snow Panax na tatlo, tapos Mystical Piece na 100, at isang Legendary Blue Dragon Statue. So, yan yung 14 days login. Tapos yung kasunod na is itong Dreamfly Flower Red Jelly Bean Exchange Shop. So, ito yung mga laman niya, so ilang days sila. 14 days nga ba? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So 14 days pa rin ulit, no? So ibig sabihin 14,000. So ang bigay is ito na, ito yung Basal Gear Selection Box. So ito yung mga kinokodex. So alam na yan kung saan natin gagamitin yan. So ipang kodex natin ulit dyan sa Alt, no? Yan yung mga ina-upgrade nung nakaraan, no? So kung ilalabas natin muna syempre yung ating handy dandy calculator, calculator syempre,
no? Para makita natin kung ano yung ating paggagamitan, no? So, Windows Capture. Okay, so double click for calculator. So, okay. So, ito siya. Okay? So, yan na siya. Yan na yung ano natin, yung setup. So, ngayon, is titingnan natin. So, 14,000 yun. So, 14,000. So, 14. No, bawasan natin 2,000 kasi kukunin natin yung Yellow Dragon Supply kasi ito yung laman niyan. Ito. So, ayan. No? So, meron siyang ticket, mga ticket, tapos benteng Epic Blue Dragon statue. Tapos yung Dearest Box saka Epic Wish Box is naglalaman ng Divine Dragon Enhancement Stone, no? Epic Divine Dragon. Tapos yung sa isa naman is rare tsaka uncommon no, na Divine Dragon. So yun yung pinakakailangan natin so para makapag-upgrade no. So yun, minus muna natin yung 2,000 or wag muna pala yung 2,000. Tingnan muna natin kung ano yung mga magaganda. Etong Legendary Nor Herb, di natin kukunin yung Epic Magical Soul of Coffer is kukunin natin. So libreng coffer na yan, ibig sabihin. So minus 4,000, so 10,000 na kagad. So kung mga wala pa kayong coffer no, yung Soul Orb, pwede nyo bilhin na kagad dyan. So, syempre, kailangan natin itong Legendary Consti tsaka Legendary Promotion dahil bihira yan pumasok. So, 10K minus 3K. So, dalawang yan. Pareha siya. Yung dalawang yan is bibilhin ko. So, 7K na lang. Tapos, itong dalawang Wish Box. Itong Epic Dearest Wish Box tsaka yung Rare Dearest. Hindi, actually yung epic nga lang yung pwede eh. Kasi yung rare is pwede mong sa alt na lang ipakuha yan. No? So, tingnan muna natin. Itong mga selection ticket, dragon material, at saka spirit stone. So, 2K, minus 2K. Kasi dalawa sila. So, may 5K pa tayo. Pwede rin natin kunin itong another 1K yung epic summon tong. So, minus 1K. So, 4K na lang. So, pwede kong kunin dito kung meron sanang ano, kung meron sanang ato mga epic promotion mats pwede rin no sa alt yan pero sa main kasi is legendary na yung kailangan so pwede pa rin naman tayong kumuha niyan pero mas okay siguro kung kunin natin tong Dearest Wish Box tsaka yung epic Dearest Wish Box kasi nga para sa codex so minus natin yung 1000 ng epic Dearest Wish Box yung rare is 2k so may 1000 pang matitira. So, or pwede ko man naman kunin muna yung Epic Nor Soul. So, para makapag-upgrade, to siponin ko na lang muna. Minus magkano itong Epic Nor Soul? 600 times 3. So, minus 1,800. So, meron pa akong 1,2. No? So, hindi ko pa ito kinukuha. So, pwede ko rin kunin dun. So, depende na lang. Titingnan ko na lang. No? So, ito siguro hindi ko na muna kukunin. So, kukulangin talaga dito yung ano mo. Kasi ito pa lang, oh, 4K. No, so kaya yung itong mga basal gear is para talaga to sa alt. So alt nyo ikakrap yan. No, so sayang din kasi itong tigsa 10 ticket pero kung isa-sacrifice mo yon mabibili mo yung itong mga to. So kasi itong equivalent nito is 100. Kung titingnan mo kung ilan yan. So 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 din pero random. Walang specific focus. Pero kung ito kasing 2K na to is mabibili mo na itong dalawang to. So 100 kasi ito is 100 ito is another 100 so 200 na specific or targeted na summon na no kaya baka hindi ko nakunin to so titingnan ko na lang yan kung ano yung magandang decision niyan no sa dulo na siguro ako bibili pag medyo tapos na tapos yung huling-huli syempre is yung ayun nga sinabi naman doon di ba yung pinakahuli is ito na ngang Legendary Magic Stone ano so yun guys hanggang dito na lang yun lang naman no? So hindi muna ako sasali sa Magic Legendary Magic Stone gawa nga nang wala pa akong gold no? So ipapas ko na lang ulit yan muna pero titingnan na lang natin muna kung ano yung magandang bilhin dun sa mga Dreamfly Red Bean Jelly Shop no? Tapos yung 14 days login syempre gagamitin din natin yun sa mga alt no? So yun hanggang dito na lang muna tayo guys syempre maraming salamat sa mga nanatilit na nood no? Hit like and subscribe kung nagustuhan nyo yung video syempre pwede nyo i-share at pwede kayo mag-comment sa comment section sa baba no babasahin ko yan so yun nga guys lagi nyo tatandaan keep grinding and keep earning Mysterio here.
Peace out, guys.